I don't see the reason behind that. But, well, first of all, my first reaction is what a lucky husband I am. That I have a wife na very protective sa akin na kahit na may nakita hindi magandang sinabi tungkol sa akin, yan, talagang she gets very upset. I guess we cannot blame her. It will not affect our working relationship with the Vice President, Secretary of Education. I think that she also, as a wife, understands how the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. But mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, wala na, mag-uusap kami na tungkol dyan. Pero huwag niya masyadong dibdibin at yung hindi naman siya ang mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro madali naman siguro plansahin lahat naging issue nito. You will assure the Vice President that she will not be replaced as Deputy Secretary. She doesn't need my assurance. She knows that. Yeah, she will be replaced. Any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. All the other things are not part of the discussion. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o korap, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday. Hindi ganun si Inday, Sara. So, all right? Thank you. So the talk with the Vice President will be to patch things up, not to... I don't think we need to patch anything up. I think she understands, as I said, as a wife herself, she understands the sentiments of the First Lady. And our conversation will be precisely that. I am sure you understand how she feels because she, alam niyo, ang First Lady hindi sanay sa politika yan eh. Kami manhid na kami dyan sa mga insulto, kung ano-ano, personal na insulto, ay policy, lahat. Wala, manhid. Siya hindi siya galing sa political family. Kaya siguro she still has to learn na magpalampas ng konti ng mga ibang masasakit at may init at baanghang sa salita. Okay. Thank you. All right. Thank you.